malinaw na programa at may political will at walang personal interest kundi ang interest ng bansang Pilipinas. O, di ba? Isa yan, no? Kapag ikaw ay For the latest information you want to know, watch and share, like and comment this channel. This is Bass Boss TV. Good news ito mga kabayan, no, para po sa ating lahat dahil kahapon po meron po tayong balita na nasagap na ito pa lang si BBM ay nag number 1 doon sa Mindanao sa isang survey na ginawa po sa ating kapwa vlogger itong Bugwak TV ay nag-kaldi survey po sila particular sa Surigao City, sa Butuan City, sa Hingoog, Misamis Oriental. Na kung saan ay nag number 1 itong si former Senator Bongbong Marcos. At ang mga sorbina yan ay ginanap po nila sa Lansangan, sa bus terminal, sa market place kung saan ay maraming tao. At syempre mga kabayan, no, bago po tayo pupunta sa mga usapin na yan, ayayanan ko po kayo na bisitain niyo po sa mga bago pa po sa ating YouTube channel Bassbox TV. Subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa ating latest at upcoming videos. At syempre, dalawin at bisitain nyo na rin mga kabayan ang ating Facebook page Bassbox TV at mag-like at mag-follow na rin po kayo mga kabayan. So ayan. So ito po ang ating pag-usapan mga kabayan, itong balita kahapon na ating nasagap doon po sa Mindanao. Ang ating source po dito ay itong DGER na Facebook page at itong isang newspaper at napanood po din natin mga kabayan ang balitang ito sa pagbabalita last Sunday. So ito ngayon mga kabayan, no, at number 1 itong si BBM. So ngayon dito sa NCR, sa mga Kali survey at ibang mga survey, ay number 1 talaga itong si former Senator Bongbong Marcos. At sa Norte, siyempre, baluwarte niya yun, number 1 talaga siya doon. At sa Region 8, at ano din po yun, sa mga Romualdez, kasi relatives na yun, no? At cousin, so siyempre, meron din po silang ano. At ito naman sa Mindanao mga kabayan, tulad ng sinabi dati ni Senator Aimee Marcos na takot po sila sa Mindanao kasi una-una wala po silang kaalyado doon o wala po silang kapartido doon na magdala talaga kay BBM para makakuha ng maraming mga boto. Actually sinabi po natin sa ating mga video na isa sa kanilang tinitingnan sa kampo ni BBM itong si Senator Manny Pacman Pacquiao na maging running mate. At sinabi agad ni Senator Manny Pacquiao na tuloy po ang kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Ayaw niya pong mag-busy presidente. In short, at inayawan ni Senator Manny Pacman Pacquiao ang isang ano na maging running mate ni BBM kasi itong si Senator Manny Pacman ay taga Sarangani Province, taga Mindanao. So yan po ang isa sa mga kinukonsider sa kampo ni BBM na magkakaroon ng tandem galing po sa Mindanao kasi sinabi na po ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na hindi siya tatakbo sa national kasi nakapaghain na po siya ng kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City. So ito ngayon ang choice mga kabayan na makahanap sila ng VP. So ngayon ay malinaw po sa atin na wala pa pong vice president or katandim itong si former Senator Bongbong Marcos. At ito meron ang naglabasan mga kabayan ng mga survey, Kalye survey sa ating mga kapwa vlogger doon na kung saan ay ang nangunguna sa kanilang survey itong si former Senator Bongbong Marcos. At ayon po mga kabayan sa mga tao kung bakit top 1 na choice nila itong si BBM dahil po sa kanyang magandang programa, no, malinaw na programa at meron siyang political will. Ito talagang political will ang pinaka-importante dyan. At dagdag pa, sinabi nila na walang personal na interest kundi ang interest ng Pilipinas. Ayan. Kung saan nakakuha po itong si BBM mga kabayan ng 62.5%, no, ng mga voters preference doon po sa Mindanao. Mataas yan mga kabayan, mataas yan.
So ayan, no, at ito at parang tulad ng sinasabi ni Senator Amy Marcos na takot sila sa Mindanao, pero ito ngayon ay sigurado pag nalaman nilang balita na ito, isa itong good news para sa kanilang kampo na nag-number one pala ito sa si BBM doon sa Mindanao. At atuloy ay ito ay abang-abangan pa natin, mga kabayan, kasi sa ngayon siya talaga ang number one. At since hindi pa po na ano itong substitution, hindi pa po na finalize, mga kabayan, kung sino talaga ang tatakbo sa pagka-presidente, vice-presidente, ay posibleng marami pa pong mangyari dyan. Pero ito ay isang ulat, partial, mga kabayan, at pag mag November 15 na, doon na po magkaalaman kung sino-sino ang kanyang running mate. Kasi isa sa palaging tinatanong ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa ay palagi nilang tinatanong sa atin kung sino ang kanyang running mate. Oh, again, sa as of now, wala pa po siyang running mate na inanunsyo kung sino, pero patuloy pa rin silang kung baga searching pa po sila, mga kabayan. At siyempre, sisiguraduhin nila na makakuha sila ng ano, maganda at komportabling running mate, yung meron silang parehong paniniwala at parehong mga plataporma. Isa yan sa i-consider ni BBM, mga kabayan, at isa yan sa mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa po silang running mate. At sa ngayon nga, at ang kanilang senatorial slate, senatorial lineup ay hindi pa po, masabi natin hindi pa solid, hindi pa kumpleto. No, ang alam ko po, mga kabayan, ang kanyang ano ay si itong si Attorney Larry Gadon. Oh, kasi mulat sa umpisa sa pag ano po, hain ng COC, doon po natin nalaman na siya pala ay tatakbo sa pagka-senador sa ilalim ni former Senator Bongbong Marcos sa Kilusang Bagong Lipunan na partido. So ito, mga kabayan, no, ito ay isa'y nagpapatunay na kung bakit si former Senator Bongbong Marcos ang isa sa mga napupusuan ng ating mga kabayan doon sa Mindanao. As what I have mentioned you a while ago, na ano, malinaw na programa at may political will at walang personal interest kundi ang interest ng bansang Pilipinas. O, di ba? Isa 'yan, no? Kapag ikaw ay merong malinaw na platforma, ay sigurado ikaw ay isa sa mga mapupusuan ng taong bayan. Ikaw ang kanilang ibubuto sa darating na halalan 2022, kasi nakikita nila sa iyo meron kang political will, meron kang kakayanan base sa mga experience na nakita sa iyo. At ito din, mga kabayan, kung isa sa mga dahilan kung bakit naging number one itong si BBM dito sa Luzon, dito tayo sa Luzon, sa NCR. At ayon po sa ating na-interview sa Kalye Sorby, ay dahilan po sa mga magandang nagawa ng kanyang tatay ni FAM. Dahil po maraming nagawa yung project ng kanyang nanay dito sa CCP, CCP Complex, sa kanyang nanay yan. Itong sa San Juanico Bridge, kay sa kanyang tatay yan, itong mga build project, itong mga LRT, at bukod ba dyan, marami pa. At yung mga hospital, no, Lung Cancer of the Philippines, Heart, ano ba yun, Philippine Heart Hospital, yun, bukod pa dyan, ay isa yan na nakatulong kung bakit popular itong si BBM, mga kabayan. Kahit maraming mga tira-birada sa kanya, pero ang Sorby, ang taong bayan, kumbaga gising na, hindi na sila naniniwala sa mga patutsada ng kalaban. O, kita-kita natin ngayon, no, naungkat yung tax niya sa 1995 at saka yung sa graduate daw siya sa Oxford, naungkat. At ngayon, hindi pa natin alam kung ano na mga panibagong pasabog ng kanyang katunggali, no, sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022. Pero tulad ng sinasabi natin sa inyo, kahit marami pong mga issues ang binabato sa kanya, mga kabayan, normal lang yan kasi number one siya. So ganun talaga, no? Ganun talaga ang politika sa ating Pilipinas. Kung sino yung number one, ay yun talaga ang titirahin, yung sino yung mas malakas. Pero taliwa, ano po, mga kabayan, na at sa sinasabi po ni Madam Amy ay parang hindi po sila ano, sa mga early survey. So in short, parang hindi sila kampante kahit sila ay
nangunguna sa Sorby at hindi sila kampante at gumagawa pa sila ng ibang mga movement para mas lalong lumakas pa ang kanilang manok sa pagka-presidente itong si former Senatong Bongbong Marcos. So, yan po ang ating pinag-usapan at ako po yan nagpapasalamat sa inyo sa ating mga viewers dyan from Luzon, Visayas at sa Mindanao. At salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga komento patungkol dito sa ating video sa pag-number 1 ni BBM sa Mindanao, i-comment nyo po sa ating comment section at atin po yung babasahin, mga kabayan. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. God bless us all. Thank you for watching Boss Boss TV.